Kailangan with the UV, the forestry ang kailangan, anak pa yung napilay hindi. Anuak ni Joey. Ito ni Joey. So natin may isang staff ko, forestry graduate mo ng letter sa UV. Kumapitan, nag-itibisita tayong may dansamot na pagsaon tayong madamdama, na kayong officialis, iti barangay, officialis TPWD organization ang pagbisita. Naimbag na malam ka na tayo amin, kailangan ko ba ang Tagalo o Ilocano? Maganda itong mayroon tayong organization. Kasi ang maganda sa atin, ayuhay na sa barangay, marami kayong magagawa sa partisipasyon kung paano ninyo matutulungan at kung paano kayo gagampan tulad ng inyong sapata kanina dito sa inyong barangay. Unang-una, magandang organisasyon dahil mayroon kayong pag-uusapan ng mga issues and concerns ninyo na dadalhin ninyo sa nararapat na mga opisyal ng barangay at sa iba pang ahensya tulad ng Oxwado at ng ating city. In fact, maganda sa barangay dahil mayroon tayong tinatawag ngayon na Barangay Development Plan. Kayo ay pwedeng mag-participate doon, sabihin ninyo ang inyong mga problema at yun ay idadagdag sa programa ng ating barangay anuman yan na programa. Social, cultural, infrastructure o anuman. Kalusugan or special education at ano paman. Yun ay pwede ninyong idagdag. Kasi kung titignan natin, ang inyong 1% lang ang pinaghahatian ninyo ng senior citizen. Pero hindi ibig sabihin na hanggang doon lang. Yun ay minimum na sinasabi ng ating pulisya. Pwede actually dagdagan yan. Paano dadagdagan? Siyempre, yung mga programa ninyo na i-integrate, kailangan mayroon yung kunyan budget. So yan, idadagdag ninyo, dadalhin ng kagawad kung ano ang committee, kung social concerns o ano, dadalhin sa barangay, i-integrate yan sa barangay. Kaya yan ang tinatawag natin na Barangay Development Plan. In fact, itong mga ginagawa ninyo at contribution, ito ay dinodocument at ini-evaluate ninyo para tignan ninyo kung ano yung nagagawa ninyo at ng barangay sa concerns ng mga PWD. Kaya mayroon tayong yung Oxwado na isang organisasyon na from the city tumutulong sa barangay. Kaya yun ang isang importansya ng ganito. Ito na yung panahon na ang mga kahinaan, yung mga disabilities, hindi kinakailangang ikahiya. Kung ano ang pagkatao mo, kung ano ang kakayanan mo, yun ang ipakita mo at gawin mo. Kasi mayroon kang role sa ating sosyedad. You have a role in our society na kailangan mong gawin din kung ano ang iyong dapat gawin. Kaya ngayong mga senior citizen, ganun din ang kanilang ginagawa. Kaya yung mga pangangailangan ninyo, mas na nasa inyong mga kamay yan kung paano natin titignan na ipapasok. Sa tulad namin sa konseho, of course, kung anuman yung mga programa ay ina-adapt natin. Tulad ng pagpapatayo ng PWD desk organization sa mga kadabarangay, mga legislation yan, yan ay kailangan natin upang tumulong sa pag-gather ng data sa mga PWD. Bakit natin kailangan ang mga to? Kailangan natin ang mga to kasi kailangan nating malaman kung sino yung mga PWD, ano ang kanyang disabilidad para sa disabilidad na yun, yun ang intervention ng government na dadalhin kung paano tutugunan. Mayroon din naman silang abilidad. Kaya yun din, tinitignan din sa barangay datos. Kaya kung ano ang appropriate na livelihood sa kanila. Yun. Kaya yun, katulong ninyo yun sa tinatawag natin na you can integrate that sa tinatawag natin na Barangay Development Plan. Mayroong sabi-sabi na ang isang PW desk officer, tama, sa ating ordinansa, equivalent ng honorarium niya ay parang sekretary ng barangay.
Pero sa ordinansa naman na yun, ang sinasabi natin, kung kaya ng barangay, pwede siyang kumuha ng PWD desk officer. Kung hindi, yung kagawad na ang kanyang committee ay nakapaloob ang PWD, pwedeng concern niya yun, papasok. Or yung mga volunteers, kasi mayroon naman silang honorarium, madadagdagan nga lang ang kanilang trabaho. Pero in the future, ang target natin ay mayroong PWD desk officer na ang equivalent ng kanyang honorarium ay parang sa secretary ng barangay. Pero kung hindi natin kaya, tulad ng sinabi ko, unang-una, yung kagawad na yun ang kanyang committee, yun ang kanyang trabaho. He can or she can be what we call this, at the same time, PWD officer. Even yung tinatawag natin na health volunteers, kasi yun naman ang ginagawa nila. Ngayon, sa kababaihan naman ang ginawa natin, mayroon tayong ordinansa na lahat ng health support sa mga kababaihan na PWD dapat gampanan. Kasi may pagkakaiba. Sabi ng mga kasamahan ko sa council, mayroon bang pagkakaiba? Bakit hindi natin isama ang lalaki? Ang kababaihan kasi na PWD, turo din ng kababaihan na mayroong mga kwan, mayroong mga distinct na pangangailangan. Kaya mayroon yung ordinansa na gano'n. Ngayon, gawin natin na maganda, ginagawa naman, sinasabi ko na ito ay ginagawa ng syudad, yung tinatawag natin na comprehensive na health program ng ating gobyerno. Kaya nga mayroon dyan yung CSWD, yung Baguio Health Office, mga health volunteers, kailangan nating tignan na komprehensibo. Yun ang dahilan kung bakit mayroon tayong nakapilang ordinansa sa City Hall na ang tawag ay Community-Based Rehabilitation Program for Person with Disabilities. Itong programa na to, hindi lang niya titignan yung health, titignan din niya yung tinatawag natin na special education, yung livelihood, and other services. Tapos i-institutionalize natin na yung coordination at ginagawa talaga, kaya ganun ang parang kwan natin na citywide at comprehensive. So involved dito ang CSWD, yung health office ng mga health volunteers, among others. Ganun. Kasi ginagawa naman talaga, kaya lang para lang maging formal at institutionalized. Ngayon, yun yung mga pwede nating gawin sa PWD. Kaya tuloy-tuloy sana itong programa natin na kailangan natin yung participation ninyo sa ating barangay. Sa katotohanan, kasama rin pala ng CSWD yung tinatawag natin na PIDAW, yung City Person with Disabilities Affairs Office, na dahil sa ating pagtulak, kasi yung ordinansa nangyari pa noong 2015 ni Councilor Kusalan, itinulak natin na kailang mapunduhan at magkaroon ng staff. Kaya sa ngayon, mayroon tayong yung head na si Samuel Aquino, dadagdagan pa ng dalawang staff na permanent, tapos dadagdagan pa ng dalawa na casual. So ganun, para maging effective. Kaya lang, kailangan pa rin nila yung tulong ng mga ahensya like CSWD and yung health, Baguio Health Office at saka sa barangay. Kaya ito yung parang tulong-tulong na kwan lang natin para makita na mayroon tayong komprehensibong programa sa person with disabilities. Yun ang lagi nating sinasabi. Ngayon, mayroon talagang kahirapan kahit sa mismong PWD, ini-encourage natin yung organization. Mayroon din tayong organization na independent na citywide. Yung organization, federation ang tawag natin, kasi mayroong organization ng mga blind, mayroong organization ng mga ortho tulad ko, mayroong organization ng mga mothers na may mga anak na special children, at yung mga deaf and mute, ganun. Yun, isang independent na organization na katulungan din ninyo sa inyong mga concerns. Para ma-ensure natin na yun nga, yung mayroon tayong organisasyon na tumitingin, mayroon tayong ahensya na tumitingin sa concern ng person with disabilities. At isang saludo sa Loakan, kasi kayo yung nakapag-establish ng PWD organization at pangatlong bisis na yata akong nag-oath dito ng mga official ninyo. Yeah. 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 Yeah.
document ninyo, achievement din ng barangay yan kasi hinidocument ng barangay yan ano ang nagawa ninyo sa PWD. O ito, mayroon kaming organisasyon. Second prize nga. Ah, second prize. O yun naman pala. Kaya baka in the future, mayroon din sa lagi sa Baguio Day, nire-recognize natin yung barangay na most PWD friendly. Kaya yun yung mga tinitin.